Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid supporter natin. Shout out sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shout out kay Idol Amalio Flores, Gerald Anyovo, Norlin Picatsi, Lady B73MB, Jose Pacificador, Rona Villalos, Jen Carte, Jeff Rox Ligaspi, Queen Jason Jason, Emily Binolirao, Miss Miami Laurel, sa lahat ng mga sabungero, albularyo at mga antinggero, sa mga security guard sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo, mabuhay po kayong mga idol. Pakisuporta din ang channel ng aking kapatid ang Platandaan. Pakifollow na din ang ating FB page, Marky TV Horror Tales. Simulan na po natin ang ating bagong kwento. Nag-usal pa rin ng mga orasyon itong si Lolo Agaton. Kailangan niya ng malakas na poder para sa kanyang manok, dahil hindi manok ang kanilang kalaban. Habang sa labas ng sabungan, patuloy na ginagamot nitong si Baludoy ang mga sugat nitong si Pula. Hindi nito napansin ang paglapit ng isang tao galing sa kanyang likuran. At ilang sandali pa, biglang napalingon itong si Baludoy nang mayroong magsasalita galing sa kanyang likuran. Wika nito, "Ano ang nangyayari sa manok ninyo, bata?" Paglingon nitong si Baludoy, ang isa sa mga kasamahan nitong si Tasio, kaya takot na takot ang bata. Sagot nito, "Ha? Okay lang naman itong manok na si Maning. Bakit mo po naitanong?" Ang pautal-utal na sagot nitong si Baludoy, "Maaari ko bang mahawakan ang manok ninyo?" At lumapit pa ito sa kanya. Pagkatapos, akmang hahawakan na sana nito ang manok na hawak nitong si Baludoy. Ngunit agad na tumalilis ang bata. Mabilis na itong tumakbo para makalayo doon sa kasamahan nitong si Tasio. At pagkatapos, mabilis na itong muling pumasok sa loob ng sabungan ang bata at lumapit agad ito kay Lolo Agaton, na sa pagkakataon na iyon, malapit nang bibitawan ng magkabilang panig ang mga hawak nilang mga manok. Tanong naman itong si Puldo nang mapansin ang namumutlang bata, "O bakit, Baludoy, para kayatang nakakita ng multo? Ano bang nangyayari sa iyo?" Kaya sinabi na nitong si Baludoy ang tungkol sa paglapit sa kanya ng isang kasamahan nitong si Tasio. Kaya agad na napatitig itong si Puldo doon sa kabila at nakita niya ang isa na galing sa labas ng sabungan at papunta na nga ito doon sa kinaroroonan nila ni Tasio. Wika nitong si Puldo kay Baludoy, "Baludoy, huwag ka nang humiwalay pa sa amin. Iwasan mo ang mga taong iyan." Ngunit napatigil sa pagsasalita itong si Puldo dahil mas umingay pa ang mga sigawan doon sa sabungan, dahil napang-abot na pala doon sa gitna ng luna ang dalawang mga manok. Ang manok nitong si Tasio at ang manok nitong si Lolo Agaton na si Kukoy. Agad na nagsalpukan ang dalawang manok at nagpapalitan ng mga palo. Kapwa maliksi at makisig ang dalawang manok na napakalakas habang umaatake sa isa't isa. Grabe ang mga pag-atake ng kalabang manok nila ni Lolo Agaton. Parang walang kapaguran ito na tuloy-tuloy ang ginawang pag-atake. Habang itong si Kukoy, sinasabayan lamang nito ang mga ginagawa ng kalabang manok, hanggang sa bumagsak ang manok ni Lolo Agaton. Agad itong paika-ika at nagpagiwang-giwang. Agad na nag-alala ang grupo nila ni Arman at Puldo, pati nga itong si Lolo Agaton. Napatayo agad ito sa kanyang kinaupuan. Sa tingin niya, mukhang napuruan ang kanyang manok. Mabilis na nag-usal ng mga orasyon itong si Lolo Agaton at ibinato niya agad sa kanyang manok ang kanyang ginawang orasyon. Parang nanghihina na kasi ang manok nitong si Lolo Agaton kahit na wala itong sugat. Hindi naman talaga ito masusugatan dahil nga sa agimat na ikinabit nito
sa manok na si Kukoy. Bulong nitong si Lulu Agaton. Kukoy, magpakatatag ka. Huwag kang paghinaan ng loob. Kaya mo ang jablong iyan. Nang muling umatake na ang manok nitong si Tasyo, sinalubong ito ng mga pagpalo nitong si Kukoy galing sa ibaba. Kaya nang tamaan ang manok ng kalaban, agad itong nagpasuray-suray. Napatayo ang tatlong sabungirong aswang nang makita nila ito. Unang pagkakataon kasi na parang nasasaktan ang kanilang manok. Napasigaw na itong si Tasyo. Nagtataka pa nga ang karamihan dahil sobrang napakatahimik ng tatlong ito. Matipid kong magsalita at laging umiiwas sa mga kasamahang sabungiro sa lugar ng larasan. Ngayon, una nilang nakita na parang sobrang nag-alala ito sa kanilang mga alagang manok. Muling napang-abot ang dalawang mga manok, kapwa sumingasing ang mga ito at galit na galit sa isa't isa. Patuloy ang pagpapalitan ng mga ito ng mga pagpalo. Itong si Lulu Agaton, patuloy ito sa pag-uusal ng mga orasyon at padalahangin ng mga dasal. Kailangan niyang tulungan ang kanyang manok na si Kukoy. Lumipas pa ang ilang sandali nang bumagsak ang dalawang manok sa luna. Kapwa nahihirapan ang mga ito sa pagtayo. Napasigaw na ang karamihan sa mga nakapusta sa magkabilang panig. Itong si Lulu Agaton, walang humpay ang ginawa nitong orasyon. Habang ang kabila, nakita din nila na bumukabuka ang bibig ng mga ito. Ngunit talagang hindi mananalo ang kaliwa sa kakayahan sa kanan. Kaya ilang sandali lamang, lumaylay ang ulo ng manok nitong si Tasyo at kita nila na mayroong bumulwak na dugo galing sa bibig ng manok nito. Napatalo na sa tuwa sina Arman at Puldo, pati na ang mga kasamahan ng mga ito. Nakakabingi ang mga sigawan doon sa loob ng sabungan, pati nga ang tatlong mga aswang. Kulang na lang na pumasok ang mga ito sa loob ng luna at sumali sa pakikipagbakbakan. Sigaw ng sigaw ang mga ito para lumaban pa ang kanilang manok. Ngunit wala na talaga. Hindi na ito gumagalaw at patuloy ang pagbulwak ng dugo sa bibig nito. Agad na pumasok ang tatlong sabungiro at niyakap agad nito ang kanilang manok. Kinuha din agad nitong si Lulu Agaton ang kanyang manok. Masama din kasi ang tama nitong si Kukoy. Nahihirapan na din ito sa paghinga. Nang makuha nila ni Lulu Agaton ang kanilang napanalunan na pira, agad na nagpaalam ang mga ito doon sa kanyang mga kaibigan na sina Arman at Puldo. Mauuna na ako sa inyo, Puldo, Arman. Kailangan na maagapan ang aking manok. Kailangan na magamot ko ito doon sa aking kubo. Sige, Lulu Agaton, maraming salamat at mag-iingat po kayong dalawa. Ang sagot naman itong si Arman, ilang sandali pa, bit-bit ang dalawang manok, papauwi na ang maglulo doon sa kanilang bukirin. Nandoon kasi sa kanyang kubo ang mabisang mga gamot para sa kanyang mga alagang manok. May hawak kasing maliit na kabibi itong si Lulu Agaton at mabisang gamot ang langis nito na nasa loob ng kabibi na kahit sa anumang pinsala, lalo na kapag galing sa mga kampo ng kadiliman, kayang gamutin. Papagabi na nang dumating sina Lulu Agaton doon sa kanyang kubo, agad na kinuha ng matanda ang maliit na kabibi at pinainom niya ang kanyang dalawang manok na si Kukoy at Maning ng kakaunting langis kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. At makalipas lamang ang ilang sandali, pinagpahinga na nitong si Lulu Agaton ang kanyang dalawang pangsabong na mga manok doon sa mga kulungan ng mga ito. Matapos naman na makapaghapunan ang dalawa, umupo muna itong si Lulu Agaton doon sa kanyang upuang lantay na nasa likuran ng kubo. Nakakabit ito doon sa punong mansanitas habang itong si Baludoy, dahil sa pagod, agad itong nakatulog doon sa loob ng kubo. Makalipas pa ang mga oras,
lumamig na ang ihip ng hangin sa paligid. Kaya nagpasya na itong si Lulu Agaton na pumasok na ito doon sa loob ng kanyang kubo para magpahinga na muna. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang matanda, agad nitong naramdaman ang mga kakaibang nilalang na nasa paligid. Kaya napahinto ito sa paglalakad. Sinipat-sipat nito ang buong kapaligiran sa isip ng matanda. Aba, may mga napadpad na namang mga kampon ng kadiliman dito sa lugar. Mga duwag naman ang mga ito. Lakas kong magparamdam, ngunit sing bilis ng kidlat kung tumatakas ang bulong-bulong nitong si Lulu Agaton. At pagkatapos muling naglalakad ito, papasok na doon sa kanyang kubo. Nang makahiga na ang matanda, agad itong nakatulog. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, may narinig itong parang mga kaluskos doon sa kanilang bubong. Nagising kasi ito dahil sa ingay na iyon. Pinakinggang muli ito ni Lulu Agaton ng ilang sandali. Pagkatapos, muli na itong natulog at pinabayaan na lamang ang kanyang mga naririnig. Ngunit mas lalong umingay ang mga ito. Kaya naiinis na itong si Lulu Agaton. Mga salbahe kayo. Kinagambala ninyo ang aking pagtulog. Sige, pagbibigyan ko kayo ngayon. At may kinuha itong si Lulu Agaton na isang mahabang patpat. Pagkatapos, nag-usal muna ito ng ilang mga orasyon bago lumabas ng tuluyan sa kanyang kubo. Patuloy pa rin ang pag-usal nitong si Lulu Agaton at pagkatapos, ibinato niya ito doon sa mga nilalang na nasa kanilang bubungan. Makalipas lamang ang ilang sandali, agad na narinig nitong si Lulu Agaton ang paglagapak ng kung anong nilalang doon sa likuran ng kanyang kubo. Mabilis nang tumakbo itong si Lulu Agaton para tingnan niya ito. Ngunit biglang may isang nilalang ang nakatago pala at nakakapit sa bintana ng kanyang kubo. Bigla itong umigpaw at dinamba itong si Lulu Agaton. Kaya natumba ang matanda sa lupa at hinila na ng nilalang itong si Lulu Agaton. Malakas din ang aswang sa isip nitong si Lulu Agaton. Mas malakas ito sa mga pangkaraniwa na aswang. Mabilis nang nagsambit ang matanda ng tatlong banyagang salita. Kaya agad siyang nabitiwan ng nilalang. Ang ginawa nitong si Lulu Agaton, mabilis niyang pinulot ang nabitiwan niyang patpat at inihampas niya agad ito doon sa aswang. Nahagip niya ito sa likod, kaya agad itong napaigik at napatalon papunta doon sa mga damuhan. Habang ang mga nilalang na bumagsak doon sa likuran ng kanyang kubo, nang bumalik na ang mga lakas ng mga ito, nagunahan ang mga ito sa pagtakbo palayo. Wika nitong si Lulu Agaton. Mga punyeta kayo, nasaan na ang tapang ninyo? Bumalik na kayo dito at nang makakatikim kayo sa akin. Sinubukan pang habulin ni Lulu Agaton ang mga aswang, ngunit nakakalayo na ang mga ito doon sa kanyang kubo. Kaya nagpasyang bumalik na itong si Lulu Agaton. Bago pumasok ang matanda, nilibot muna niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Pagkatapos, pumasok na ito doon sa loob ng kanyang kubo at muling nagpahinga. Kinabukasan, agad na kinamusta niya ang kanyang dalawang alagang pangsabong na manok. Natutuwa itong si Lulu Agaton nang makitang bumuti na ang kalagayan ni Maning at Kukoy. Ngunit doon sa kabilang banda, doon sa mga pamamahay ng tatlong sabungirong aswang sa lugar ng Samal, galit na galit itong si Tasyo. Alam niyang hindi ordinaryong matanda ang nakakalaban nila. Unang bisis na may mga manok na pamamay-ari ng mga tao ang nakakatalo sa kanilang mga manok. Nagpupuyos din sa galit itong si Tasyo dahil kagabi nagawa siyang masugatan ng matanda sa kanyang likod nang matamaan siya ng mga hampas gamit ang patpat nito. Ngayon, nag-isip itong si Tasyo kung paano makapaghiganti sa matandang iyon, hanggang sa maisip niya
nagagamitin ang batang apo na laging kasama ng matanda. Agad niyang pinulong ang mga kasamahan at balak ng mga ito na dukutin itong si Baludoy. Gagawin niya itong bihag at muling kalalabanin ang mga manok nitong si Lulu Agaton. Ngunit kapalit ng kalayaan ng kanyang apo, kailangan na magpatalo itong si Lulu Agaton. Kaya kinabukasan, papunta na ang grupo nitong si Tasyo sa kubo nitong si Lulu Agaton para isakatuparan na ang mga maiitim nitong balak. Dukutin nila ang apo nitong si Lulu Agaton na si Baludoy.